San Marcelino in Manila used to be like Ermita, Malate, San Miguel, and old Santa Mesa, a glossy enclave of the mestizos. The parish there of St. Vincent de Paul included such grand avenues as Ayala Boulevard, and where exclusive girls' schools like St. Teresa's College and the magnificent grounds and factories were situated. This was the effigy that pre-war Manila revered as La Milagrosa, and the cult popularized the wearing of the Miraculous medal, especially among the girls of the convent schools run by the Daughters of Charity. So regarding the uniqueness of the devotion to the Miraculous medal, well, of course, we have the medal. Yeah. Yeah. But then during the apparition, as you can see, many apparitions of Our Lady, she's very far from the seers, no? Like Fatima or Our Lady of Lourdes, she's in the cave. Pero dito sa Miraculous medal, she was sitting at the director's chair, the priest chair of the Rudobac Chapel where the apparition took place. And Catherine was kneeling down in front of her and putting her lap on her hands on the lap of the Blessed Virgin. And so that was a very intimate encounter with the Blessed Virgin. So we can say that's something unique. The medal also has 12 stars around the cross to signify the 12 disciples of Jesus. The devotion began in the Philippines in the late 1860s, shortly after the arrival of the Vincentian Fathers and the Daughters of Charity. And then the second apparition, she was holding the globe. We call it Virgo Potens, the Virgin of the Globe. As she was holding the globe and offering it to God, and she told Saint Catherine that it's the symbol of France, but in particular it's the symbol of each one of us being offered to God with the Blessed Virgin. She was interceding for us, actually. And the third is when she, as you can see in the medal, the overside of the medal, stretching her hand. And so that is the third apparition. It was of December of 1830, where she appeared with outstretched hand. From San Marcelino in Manila, the Archdiocesan Shrine of Our Lady of the Miraculous Medal was erected at Posadas Village in Sucat, Parañaque, where people from different places and all walks of life gathered to pray for intercession or in thanksgiving. Maraming mga miracle si Mama Mary sa buhay ko. Yeah, particularly yung dalawang anak ko. Kasi I married late. 33 na ako. I thought nga hindi na ako makakapag-asawa talaga. In fact, gusto ko nga mag-madre din. Kaya lang hindi nila ako tinanggap. So sabi ko, makakapag-asawa ako. So it's true, nakapag-asawa nga ako. Through her guidance din. And then, syempre, the late marriage, nagpa-con agad ako, nagpa-alaga ako sa Obigaini. Eh, 2 years na, walang nangyayari. Syempre, gastos ka lang ng gastos, ano. So, after that, sabi ko, nandito ako si Miraculous sa medal, nagsiserve. So sabi ko, si Mama Mary lang makakatulong sa akin. November 26, after the 6 p.m. Mass, nililinis namin si Mama Mary. So, nung, kasi meron niyang hagdan eh. Meron siyang hagdan para maabot mo siya. So, nung ako na, sabi ko, inakyat ko siya. Nung first ako umakyat, pinunasan ko lang yung katawan niya. Nilinis ko lang, tapos bumaba ako. And then, yung isang kumari ko, nakasama ko, sabi niya, Mare, sabi niya, this time, umakyat ka ulit. Hilingin mo na yung gusto mong hilingin. So, nung umakyat ako, sabi ko, hiniyakap ko siya. Sabi ko, Mama Mary, kayo lang ng Ama ang makakapagpagaling ko anuman yung pumipigil para ako magkaanak. Kasi ang sabi ng doktor, hindi na ako magkakaanak kahit kailan. Sayang daw, sabing ganon. Kasi magaganda naman yung ovaries ko. Sabi ko, pero kayo lang talaga ng mahal na mang makakapagbigay sa akin ng anak, sabi ko. Tapos sabi ko sa kanya, sana bigyan mo ako kahit dalawa lang, kahit na apat yung gusto ko. Pero sabi ko, kahit dalawa lang okay na, babae at lalaki. Sonia's seaman husband was forced to board the ship again to replenish their diminishing funds.
first week of December, nung hinatid ko siya sa airport, nagtataka ako. Sabi ko, bakit kaya nahihilo ko pag nakikita ko yung mga tao? Kasi mag-isa lang ako naghatid sa kanya. Naliliyo ako. And then, hindi ko lang pansin kasi hindi ko naman alam. So, nung after 2 weeks, no, nagpatingin na ako sa doktor. Aba, my dear, it's positive. After 4 years of waiting, imagine November 26 ko lang hiningi. First week of this December, eto na yung kahilingan ko. Ibinigay niya na. Pero ang isa pang miracle niyan, after 6 months na ipanganak ko tong isa, bigla akong nabuntis na hindi ko alam. And this time, lalaki. At kamukha na asawa ko. Yung babae, kamukhang kamukha ko. Yung babae, yung lalaki ko naman sa asawa ko. Ang masasabi ko nga lang na talagang ang Panginoon ay lagi nasa tabi natin. Tayo lang kasi ang minsan sa konting problema, nawawalan tayo agad ng pag-asa, na talagang kahit na anong problema, kahit na anong balakid, kahit na anong mga dinadanas natin sa buhay, talagang laging nandyan siya para sumubaybay sa atin. Kasi yung mga hinihingi, nasa tamang panahon din yan binibigay. Kasi kung hindi ka ready, hindi rin ibibigay yan eh. Kasi parang lagi yan para sa kabutihan natin, hindi para sa kung ano paman. Makulay, nakapangihina, nakapagbibigay lakas loob ang kwento ng buhay ni Marilu Santos. 3 matinding pagsubok at 3 masayang katapusan sa tulong ng Milagrosang Maria. Noong ikasal ako, 1982, tapos magpa 5 years na, hindi pa rin ako nagbubuntis. So ako naman, maaga pa talagang nagsiserve na ako sa simbahan. Hiniling ko na sana magkaanak ako, nag-ano ko talaga, nag-novena ako. Tapos nung ano, yung mister ko huminto sa pag-abroad. Tapos madaling araw pa lang talagang nagsisimba na ako. Tapos nung ano, after ng 9 novena ko, yung ika-9 niya, ano na, nagpa-check up ako. Positive na, nabuntis ako. Kaya tuwan-tuwa ako pati yung mister ko. Ang kagalakan ng biyayang anak, ang unang milagro sa buhay ni Marilu. Di nagtagal, may dumaan na namang unos sa kanyang buhay. Nagkasakit siya sa puso. Kadalasan sa oras ng kagipitan, o kung tayo ay desperado, ay kumakapit tayo sa patalim, o pumupunta kahit kaman kung saan tayo mabibigyan lunas. Ito nga ang ginawa ni Marilu. Sa maniwala tayo o hindi, nakausap niya ang mahal na ina sa pamamagitan ng Santo Niño at siya ay gumaling. Last year lang, nagkaroon ako ng finding sa puso na meron daw bara yung aking arteries. Ang masakit, wala dito yung mister ko, anak ko lang, kami dalawa lang, 19 years old na ngayon yung anak ko. Tapos lumalapit ako sa kanya, nakikita ko, habang umiiyak ako, nakikita ko parang yung luha niya tumutulo, tutulo na. Pero si Mama Mary pala, hindi tumutulo ang luha niya. Nakapaligid lang, namubulang yung luha niya talaga. Hindi, umaga pa, wala pang tao dito. Nakausap ko siya, kasi ang unang bigkas niya sa akin, anak na napaka ganda ng boses, talagang. Sino ba ako na isang pangkaraniwang tao, isang tao ring makasalanan ka ako na magpakita sa akin, magparamdam si Mama Mary ng kanyang pagmamahal sa akin. Alam mo, after that, kinaluni ng sumunod na ano na check-up ko, nagpa-scan ako sa Manila Doctors. Alam mo, ang nakita nila doon, talagang normal, 130/80 ang aking ano, ang aking BP. Talagang dire-diretso yun, walang nakita. Tapos, yung bara, walang nakita. Normal, no ischemia, sabing gano'n. Thankful ako talaga. Sabi ko, napakabibigat ng pagsubok na binigay sa akin. Pero lahat, nalagpasan ko yun. Kaya yung mister ko, maski yung mister ko, aga-aga pa lang. Dirito na yun, nagsisimba yun tuwing ano, everyday. Hindi ko nga alam yun eh. Ang dirito pala siya lagi. Dahil kinakausap niya rin si Mama Mary. So I'm inviting everybody to visit the Shrine of the Miraculous Medal at Sukat, Muntinlupa City.
And also, if you happen to be here in Ermita, the original shrine of the Miraculous Medal, she's also here. It was in 1980 that she was the shrine was transferred to Posadas Village in Sucat, Muntinlupa City. So why not visit Our Lady and also experience the healing and the miracles that other people have experienced?